Nagtatanong nga pala kung bakit natin dito nilagay yung busina. So dito ko nilagay kasi pag dito ko kasi nilagay, saka dito, pag ginanongganon mo siya, nagagalaw po yung wire niya. So yung pinaka-wire. So kung dito kasi nakalagay, steady lang. Steady lang siya. So kaya dito ko napagpasya ako, dito ko ilagay. So mas maganda sana dito eh. Pero dito na lang. Saka hindi mo na kailangan na mas mahabang wire. Kasi pag dito ko nilagay, saka dito, pag ginaginanon mo, nagagalaw, naglulos yung wire. So kuminsan, nawawala yung busina. So yun, ganun lang mga brad. Mas maganda dito talaga sa pinakabati niya. Para safe, hindi siya nagagalaw. Welcome back po muli sa aking channel mga brad. So ituturo ko sa inyo kung paano magkabit ng malakas sa busina sa ating motor. So sa mga nagkakabit kasi mga brad, ito iyan ako lang sa inyo. Yung iba kasi hindi gumagamit ng relay. So nirerekta nila doon sa pinaka trigger. So ngayon malakas siya sa unang pindot. Tapos sa mga ilang pindot naman nawawala yung lakas niya, humihina siya. Yung iba nga po pumipiyok pa nga eh. So kapag may relay kasi hindi siya pipiyok. So kung gaano siya kalakas ng unang pindot mo, kahit makailang pindot ka malakas. So ganun po siya kasi yung ganito kasi kalaking busina, yan, ganito kalaki, napakalakas po nito humigop ng kuryente na nakakarga sa baterya. So malulobat po kaagad kapag panay ang pindot mo. So ganun po ang mangyayari. Ngayon, kung gagamit ka ng relay, mas maganda kahit ilang pindot, tuloy-tuloy yung lakas ng bigay ng busina niya. So hindi siya nagbabago, hindi nagbabago yung kuryente o yung tunog ng busina. So ngayon mga brad, meron tong iyan ko lang sa inyo, papapansin ko lang sa inyo sa mga hindi pa nakakaalam, meron siyang mga number, ayan. So ang marerekomenda ko sa inyo kapag bibili kayo ng relay ay yung 4 pin lang para naman kahit papaano sa mga nag-uumpisa pa lang o gustong subukan tong ganitong pagkabit ng busina ay hindi kayo malito. So 4 lang dapat. Ngayon meron siyang number, ito. Meron siyang number 30, 85, 86, saka 87. So ito yung magiging positive natin mga brad. Tapos itong dalawa, ito yung magiging trigger. Tapos itong 87, ilalagay natin to dito sa may ano, busina. Yan, ilalagay natin yan dyan. So ganito lang ang diskarte niyan. So bago ang lahat, kung siguro kung meron kayong, ano ba tawag nito, yung panghinang, pwede nyo hinangan ng wire. Ngayon, kung wala naman, gumamit lang kayo nito. Ayan. Meron naman nabibili na ganito. Isang set. Isang set siya. So, medyo mas mahal nga lang kapag bibili ka ng set nito kumpara sa ganito, relay lang. Napakamura lang. So, ngayon mga brad, ang gagawin natin ngayon, itatry natin na ito. Ito yung pinaka positive niya. So, ito. Direkta natin ito sa battery. So ngayon, tatansyahin nyo lang yung pula sa 30, tatapat nyo lang siya, ganun. So ngayon, ayan. Ngayon, pag natapat, itong dalawa na ito, ilalagay natin dun sa trigger. Alam mo yung trigger na sa stock horn niya. So ilalagay natin yan. Alamin nyo yan. Ituturo ko sa inyo ng actual yan. So bali, i-demo ko lang sa inyo para kahit papano, magkaroon kayo ng konting idea. So ngayon, itong dalawa na ito, pagsamahan nyo ito. Ayan. Ayan, ganyan lang. Wag yung ano, wag yung ganito pagsama, wag ganyan. Mali yun, hindi tutunog yung busina nyo yan. Ganyan lang. Isa rito, isa. Ayan, pagsamahin nyo lang yan. Tapos, ikakabit mo to, itong 87, diba, number 87 yung nasa dulo. Ayan, number 87 yan, diba. Ayan, ikabit nyo rin yan. Ayan, tapos, itong natitira, diretso to sa ano, ground. Ground. Erekta nyo yan. So meron akong wire na hinanda dyan mga brad. So ito mahaba yan, ito nakarekta to diretso sa ground. Ito naman, ito sa battery, itong pula, itong dalawa dun sa trigger. So papakita ko sa inyo yung pattern yan. Sige, umpisa na natin. Ituturo ko sa inyo ng actual dun sa mismo sa motor. So, ikakabit muna natin to sa motor. So, yan. Umpisa na natin. So, ito na mga brad. Na-install na natin. Ito na yung relay. Ayan. Tapos, makikita nyo itong red.
dito yung number 30, inirekta natin sa battery. Pwede rin kayo maglagay ng fuse, mas maganda lagyan nyo ng fuse, pero sa akin hindi ko na nilalagyan ng fuse, mga brad. Ayan, kasi makapal naman tong wire na ikinabit ko at hindi naman siya delikado kasi meron naman siyang relay. So ito yung number 30 at ito naman yung number 87. Ayan, tapos itong dalawa na to, itong dalawang dilaw, ito yung number 85 saka 86. So ikakabit natin to dito. Ayan, ikakabit natin to. So ikakabit ko muna. So ayan mga brad, naikabit na natin yung dalawang dilaw, yung 86 saka 87 dito sa busina niya, sa stock ng trigger niya ito. Ayan o. Ayan, naikabit na natin ha. Ngayon, ang gagawin naman natin ngayon ay ikakabit naman natin itong number 87 dito. Ayan, nakapulupot na yan, magkabukod dyan ah. Ayan, dalawang pulupot dyan, dalawa. Ayan, dito siya 87, so itatap ko muna. Tapos ito muna, unahin. Itatap muna natin itong number 87 dito. So ayan. So ngayon, naitap na natin yung number 87. Ngayon, ito naman, itong natitirang wire, ikakabit naman natin sa ground. So may nakabang na ako nyan. Ito. Ayan, huwag na lang kayo maglagay sa battery ground para mas maganda, erekta sa battery para mas malakas ang busina. So yung mga brad, naikabit na natin yung number 87 dito sa kabilang wire. So itong dalawang wire sa itong busina na to. So yung natitirang wire, ikakabit naman natin dito sa ground. Ayan, nakarekta yan o. Oh. Ayan. Ito, nakarekta. Ayan, nakarekta yan mga brad. Itong itim. So, isusubok muna natin tapos kapag okay na, di saka natin naayusin yung wire. So, bali, pinapakita ko lang sa inyo yung ayan, nakadikit na. Pero hindi pa maayos yan, naayusin ko pa yan mamaya. So, tatry natin. Taanin natin. Ayan. Gumana na ang ating busina. So, ganun lang kadali mga brad. So, bali, ang gagawin natin ngayon ay ayusin ko yung mga wire niya yan. Ayusin ko yan. So, ayusin ko muna. So, ito na mga brad. Itong dalawang dilaw. Ito sa trigger. Stock trigger ng ating accessories dito sa harness. Ito natin kinabit yung 86 sa 85. Tapos, ito namang number... Ingay. Tapos, ito namang number 87. Ito, dito natin kinabit sa busina. Ayan, binukod natin yan. Ayan. Ayan, so 87. Tapos, ito namang natitira na sa busina natin na wire, inirekta natin yan dito. Ito yung papuntang ground. Ayan na. Ayan. Papuntang ground. Tapos, ito namang red, positive. Let's check natin. Check this out. Ayan o. Check this out. Lakas. So, ganun lang mga brad pagkabit. So, inayos na natin. Ganun ang pagkabit ng busina. Na malakas ng busina. Sa ating tricycle. So, yun mga brad. Thanks for watching. Bye.